Tapos 2018 ako na-approve, saling pusa lang kami. Hindi kami pumasok eh. Tapos 2018, pumasok siya. Tapos apparently, nag-pandemic, na natabunan. Eh during the pandemic, ako lang gumagawa. So parang dapat nauna kong nagawa yung Kaluskos before tong mga pelikula ng Viva Max eh. Kaso nauna nga yung, nauna yung ibang mga palabas sa Viva Max. Pero ever since si Colleen na ang video mo, yung nasa isip mo? Yes po, opo. Yung Colleen, ano eh, naghahanap siya ng project talaga sa Viva na magandang project kasi para comeback nga po. So, naghahanap siya ng mga ganong genre. So, sinabi ni Boss Vincent, try mo si Colleen, baka pumayag siya. So, pitch po kami kay Colleen. So, nag-okay agad si Colleen, naganda-ganda siya sa script. Tapos, ang maganda, sama-sama silang buong pamilya. Sa Silay. Kasama nga raw yung anak niya. Kasama yung baby, Yaya, Billy. Buong pamilya, dinala sa Silay. So, ako kinakabahan kasi, what if meron pa palang COVID sa area? May baby silang dalawa. Hindi matapang yung pag-anak. Laro-laro lang sila doon. Okay lang. Pero yun. Very supportive din si Billy. Kay Colleen. Very supportive na asawa. Alam, maninibago yung mga sumusubaybay sa'yo. Na parang pag sinabi Roman Perez, parang nag-expect sila talaga umaatig ka buong bara. Silang, sinimalaya! Siya ba yun? Iba pala. Oo. Ibang sinima. Na talagang magkaisip ka, hubad talaga. Oh. Actually, yun nga din po yung, ano, yung mga question. Hindi lang po kayo unang nagtanong. Oh. Mga sabay-sabay eh. Meron din nagsabi na, yung Kaluskos ba may hubaran? Oo, agad. Tapos, nandiyan si Cara Gonzales. Maghuhubad ba si Cara Gonzales? Sabi ko, panoorin niyo po yung Kaluskos. Kasi, iba rin yung character ng Cara Gonzales. Inatry namin, lagyan ng Roman Perez feel yung Kaluskos. Ang problema sa Sinimalaya, kapag nagpasa ka ng step, dapat faithful ka sa step. Late ko na nagawa si Cara na nakuha. Pero dapat faithful ka. Kung ano yung sinulat mo, yun yung gagawin mo lang sa ano. Kasi babaril nila yung screenplay. Hindi pwede mag-revise. Kung ano yung sinubmit mo, kung maglagay ko na ako, ubaran, bed scene, ma-offend sila na, wala naman sa script ha. Bakit kayo na ganito? Naku, parang ayok mag-comment. Kasi si... Namatay na rin naman si Direk Ano eh. Oo. Na reklamo niya nung nakaraan si Direk Ano. Del Chonglo na hindi sumusunod mga pasaway. Mismo po. Mismo po. Iba yung Pac Boys. Mismo. Late na mga ano. Iba-iba ang nangyari. Oo. Iba yung kwento. Ay, namatay na rin naman. So, hindi na. Malaking tawa nga niyang si Direk Nel. Sa dami mong ginagawa, Direk, nasingit mo pa mong Sinimalaya. Yun nga pong, yun nang banggit ni, ni Tita June, tsaka nila boss, sa kulang pa ba yung mga ginagawa po dito sa amin? Sabi ko, it's just that nauna po kasing matagal ko na po siya na-pitch. Opo, nag-pandemic lang. So, naipit siya. Naipit siya sa dalawang project eh. Sitio Diablo, tsaka itong mga babaeng nawawala. Naipit sa gitna yung Kaluskos. Pero naisingit naman ng maayos. Very thankful naman ako sa Viva dahil, sige, mag-leave ka muna, gawin mo muna. Binigyan po nila ako ng time para gawin. Masasabi mo bang parang passion project mo yun? Oo, passion project talaga siya. Parang sinali namin siya ng iba't ibang festival, ayaw nila. Sinali namin, babanggitin ko na, Q-Cinema. The semis kami, hindi kami sinali. Sinali na naman namin nung unang-unang. May script pa lang. Script pa lang. Hindi kami sinali. Tapos sinali namin sa ibang festival, hindi kami nakakapasok. Tapos itong Sinimalaya, hindi kami nakapasok talaga. Saling pusa ako eh. Pero hindi naman po nila ako kilala eh. So, lalo na pagka pumapasok sa festival, kinikilatis yung director. Hindi, si Joey, Direk Joey lang ang nakakilala sa akin eh. Hindi nila ako kilala eh. Tapos natanggal ako. Cut short ako eh. Top 20, kinuha... Top 21 yata o 22. 2018 yan. 2018 to. 2018. Tapos, nagba-back out sila undi-undi. Nagba-back out sila. Wala silang pera, ganyan-ganyan. Nagbago storya. Umabot ng 10.
baka pasok pa ako sa 10. Nausog yung 10. Siguro baka po ano, ano siya, parang tadana. Tadana makapasok yung kwento. Bakit na babago? Sobrang gory? Yung ano po, sorry? Bakit hindi ka na, bakit hindi nila sinasali ng gory? Ano po eh? Sobra ba tong gory? To be honest, ano po ako eh, medyo may mark ako sa mga festivals eh. Pag sinabi nila, kasi nagni-mainstream na yan, hindi na natin mapapasurin yan. Idea nila mangan, idea ni ganito. Hindi nila ako pinapapasok, ewan ko ba kung bakit. May ganun po eh, may mark ako. Akala ko yung material mismo. Hindi po, hindi material. Minsan yung to farm ko po, ang lakas nun eh, yung pokwang. Nakapasok ako sa semis. Nung nalaman nila nung panel, in-ekis nila ako. Unti-unti yun, lagi ako na-ekis. Semis pa lang, nasisibak na ako pag pinipetch ko na sa harap nila. Siguro ano po eh, na-intimidate siguro pag pinipetch na, na-overwhelm sila, kaya ba niya gawin, ganyan. Eh ngayon, siguro po, nagbago ang mundo. Umikot. Nawala ng to farm. Umikot. Nawala ng to farm. Umikot ang mundo. Kaya pala niyang gawin. Si doktora. Bali lang ako. Pero kumusta ang opening ng ano, ng babae? Malakas daw po. Malakas. Tsaka weird yung, ano, yung reviews. Weird yung reviews eh. Merong bagong genre to ah, ganyan. Meron namang ano ah, ibang kaya na to. Pero ayoko nang puntahan yun, yung kasi mas ano din eh, hindi nila napapansin din yung Ava doon eh. Yung Ava character, yung role ni Cheryl, iba yun eh. Parang lumalaban yun doon sa bida eh. No? So, malakas na po. Tapos sa Sisi Jablo naman, parang sinabihan mo raw si Benz na ayaw mo talagang may frontal nudity ang mga lalaki sa pelikula mo. Pero gusto niya. Oo, willing naman gusto siya. Gusto niya, willing siya eh. Oo. Sabi ko po, kung kailangan, gagawin ko eh. Oo. Kaso po yung role niya doon, meron siyang dalawang partner. Oo. So, si Benz, Greg, okay ako magubad ha, ganyan frontal ha. Sabi ko, wag na, hindi pa naman kailangan. Ako po yung nahihiya pag hindi kailangan. Pelikula ka na bang nag-frontal ang lalaki? Wala pa po. Wala pa. Wala pa, o. Buti na pag-isip niyo po ako. Pero yung answer, mong balik, nag-aalap. Why not? Wala pa. Pero maraming pa. Oo, Greg, mag-male-centric ka naman. Hindi, good, ano po, good pitch yan. Kasi nakagawa na ako ng babae sa babae. Oo. Lalaki sa babae. Nung before, nag-uusap kami ni JL Carejos. Oo. With Direct J. Kasi kaibigan ko rin si Direct J. Sabi, gawa ka ng ano, ng BL, pero dark. Yung hindi yung two thumbs na paibigin natin, yung totoong nangyayari talaga sa relasyon. Yung relasyon talaga ng dalawang lalaki. Dark naman. Na, itong pandemic yun eh, mga 2020. Sabi ko, sige, isulat natin. Eh parang ano, na hindi na namin napag-usapan ulit. Pero sabi ko, willing ka bang gumawa? Sabi ko, willing ako, baka mas wild pa magawa ko sa lalaki. Ang dami namang willing sa mga lalaki ngayon. Ang dami po, ang dami. Oh. Ang dami talaga, ang dami. Parang ano nga eh, nahihiya na rin sila. Nahihiya na yung babae. Meron nag-a-apply dito. Kahit yung mga veteran actors, yung mga matatanda, willing po. Actually, willing. Willing po. Gusto nilang bumalik. Even nga sila, yung mga age nila, Mon Confiado. Yan, Patay na si Mark Joseph. Patay na. Willing sila. Kahit po yung mga ano, yung mga willing gawin, willing magtrabaho ulit. Kailangan lang nila mag-work talaga ng katawan. Even ako, sila kuya Joko, ginagawa pa rin. Kuya Jay, ginagawa pa rin. Laban pa rin sila. Yun nga lang, meron talaga silang pinapaiwasan. Iwasan mo to, ha? Iwasan mo to, ha? Mga bata na lang, hubaran natin. Ikaw, babae ka naman ang gusto mong hubaran, eh. Okay. Parang waging-wagi ka, eh. Okay lang sa akin ang lalaki. Grabe yung Mercedes. Hindi magkasya ang susunod sa screen. Parang makakain niya yung buong screen eh. Yun ang isa sa pinaka-favorite scene ko eh. Yung Cabral scene. Intense. After this, should jumble na yung next thing gagawin direct? Baliktaya po. Part of Pulong Taya. Opo. Baliktaya. Yung Baliktaya po medyo malaki. Malaki kasi Angeli.
Angeli Cam, Jella Cuenca. Mawawala lang si AJ. Pero the rest, yung dalawang babae, pinapaposte pa rin ni boss. Bakit wala rin? Libahan natin. Sitio. Hindi po may sitio Diablo kasi kami. Baka daw mag-ipit-ipit. May ipit siya. May, yung sitio Diablo kasi siya lang talaga mainly. Kasi ng 2021, ang paborito, si Daryl Yap, si Amos Prolipit. Ngayon, ikaw sa 2022. Eh, kaya nga, pinaparinig na ito. Iba na rin, hindi man, hindi na si Chan. Hindi na po. Hindi na po. Iba na po yung leading man. I-announce po yata nila next week. Saan? Ah, magpapa-ano po yata. Opo. Meron ka bang parang mga gusto pang gawin? Maliban dito sa Kaluskos na nagawa mo, na may gusto ka pang parang gawin na hindi mo pa nagagawa? Actually, gusto ko po magkaroon ng ano eh. Sana ng collaboration na ano, ng historical. Ah. Paborito ko talaga yung gawin eh, yung gumawa ng historical. Pero erotic ha. Ah. Kumari, Buhay ni Sakay. Pero yung Sextet ni Jose Rizal. Yan, Sextet ni Jose Rizal. Maybe, baka BL eh. Baka meron pala silang relasyon ni Blooming Trip. Mga ganyan, mga intriga na... Oo, mga intriga na history, you know. Parang gusto kong puntahan yun. Historical na erotika. Yan. Yun yung gusto na gusto ko sana. Pero pag historical, parang naiisip nila ngayon, Ella Cruz. Sali mo si Ella Cruz sa Indy. Oo nga po, Ella Cruz. Sali mo si Ella Cruz. Si Ella Cruz, oo. Baka... Ang mga Marites ng history. Ng history, oo. Oh. Baka makaway si Ambeto Campo. Diba? Pagkapatid na painter. Hmm. Nag-away. Oo, nag-away. Dahil sa babae. Yung mga ganun. Totoo po. At saka mga ano sila, mga humanizer. Ano yung pampelikula or series? Pampelikula po. Pampelikula. Oo, pampelikula po. Pampelikula. Ayun.